Magandang gabi po sa inyong lahat. We'll see your Albert, Father Ray, Senior Jess, Father Nelson, Father Joe. At kayong lahat po, na minamahal kong mga kapatid. Gabi-gabi po ang ating pagsating pag-novena alay kay Tata Josep. Nakarinig tayo ng maraming mapaghamong na pagtigilay bukod sa mga tema pang araw-araw. At hindi natin maiwasan na mapag-isip-isip na matindi talaga ang hamon sa ating pananampalataya. Tanging matatapang lamang ang pwede maging Kristiyano kung talagang seryoso tayo sa ating mga Kristiyano. At hindi lang yan, ang mga imbitado, mga obispo at mga pari ay may kanya-kanyang estilo. Correct? Yes nyo? Yes. At ang sign, Aston ay Jezebisha, parang na ibang ibang. Parang makikita rin ibang potahe, di ba? Maraming pagkakataon na tayo ay nagkawanan dahil nakakaaliw. Subaya ang galing at ang taas na pag-iilay na kanilang pinahagi ay nagugyok sa ating nahuminto. Teka muna. At sabihin sa ating sarili, oo nga, no? Ang ating mga pinagpilayan ay hinango sa pag-araw-araw ng Ebanghelyo. Ito'y patunay na sa ating komunidad, sa ating sambayanan, sa ating simbahan o parokya, pinahahalagahan ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon na siya ating gabay sa ating pamumuhay Kristiyano. At ang mga banal o tawag natin mga santo o santa ay mga tao na tulad natin na nagnais maging tapat sa Diyos at sa kanyang kalooban. Sila rin ay may mga kalakasan, may strengths, at lalo-lalo na may mga kainaanin. Tulad natin lahat. Si Tata Josep, ang ating patron ay ating modelo sa katapatan sa Diyos, sa gitna ng pagsubok at kahirapan. At siya'y dumaan sa mga pagsubok sa bahay, siya'y naging tagumpay at ginagpanan niya ang kanyang misyon na maging kalakbay at tagapagtanggol ng kanyang mag-ana. He was faithful to his mission. Bago ko'y magpatuloy ng aking pagnilay sa huling gabi nito, balikan natin ang sandali ang araw-araw na ipinahagi ng mga tagapagdiwang. Sa unang araw, ating tema ay San Jose, Ama ng Sambayanan, Taramay sa Kahirapan. At ito po'y pinagtilaya ng ating mahal na Alice Priest, si Monsignor Albert. Iniimbitahan tayo si Monsignor Albert to ask for the grace to be sensitive to the plight of the poor, the abandoned, a sheep without a shepherd, mga napapagal. He invites us to be compassionate just as Jesus did when he saw the people who are lost and in need. At paano natin makakalimutan ang napakagandang mensahe nito? Little is much with grace in the hands of God. Ito yung paanyaya, magbahagi bilang pakikiramay sa pinagdadaanan ng ating kapwa, mga mahihirap at nangangailangan. Sa ikalawang araw, ang tema namin ay sa paglaganap ng hirapan, saan nakatagpuan ang simbahan? Where is the church? Ang bisikat na nabagdiwang ay si Father Gerard Francisco Pimonel III, OP, rektor ng USD Central Seminary. Binigyan din ni Father Pimonel ang aspeto ng kapatiran. Hinimay-himay niya ang relasyon ng pamilya at inihintulad nito sa katawan ng tao. Kaya na, sa pagmamalasakit sa isa't isa'y bilang isang pamilya at sa gitna ng kahirapan, tunay na malalampasan kung tayo'y nagdadamayan bilang simbahan. Saan ang simbahan? Tayo ang simbahan. Sa ikatlong araw ang tema, sa misyon ni Kristo, maglalakbay tayo.
at ito'y tinulungan tayo ni Father Ray Usman sa pag-ingilan. Ito be providential na binigay sa kanyang tema ito kasi po siya'y maglalakbay. Tayo ay maglalakbay, magkakalakbay at kasama namin si Kristo sa paglalakbay nito. Sa pagtupad ng misyon, dapat maalis ang takot. Kaya nga'y iniangalis sa ating Yesus ang kapayapaan upang ito ang magpatatag sa atin, nagampanan ang ating sabihin ng misyon. Sa ikatlong araw, ang tema ay ikaapat na kanila. Sa gitna ng kahirapan, pananampalataya pagkilos ang sandigan. At ito po yung pinagmilanya ng Bishop Onesong Joko, Obispo ng Bao. Hinamon tayo ni Bishop Joko na sa pagkabuhay ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng panibagong lakas, panibagong pananaw. At dahil dito, meron tayong lakas at kakayanan magkilos na may pananampalataya na maitsan ang kalahirapan. Sa ikalimang araw, ang tema, malapit sa puso ng Diyos ang sumirani ng tao. At ang ating bisita ng Obispo ay si Bishop Broderick Pabilio, Auxiliary Bishop of Manila. Malakas ay pinahayag ni Bishop Pabilio na nagpapadala ang Diyos na tutulong sa nahihirap at naapit. At sino sila? Sila po yung mga mayayaman, may pera, at mga nasa tungkuhin. Kaya nagkabago bang sitwasyon? Sabi ni Bishop, lumalala ang sitwasyon ng kahirapan dahil sa kawalan ng katapatan ng mga may kapagalitan. The infidelity of those sent by the Lord to help. Sa ika-anim na araw, Jesus, bukal ng buhay, pinagpapagong sambayanan. Ang obispo na susugon ang ating tagapagdiwang, si Bishop Arturo Pastes. Pinigyan din ni Bishop Pastes na tanging si Jesus lamang sa ating makakamit ang buhay. Posible ang pagpapago kung tayo ay nakaugat kay Kristo at ito'y dumadaloy sa ating pagkawa. Kaya ganun ba yun? Tawag na Pasko. Nalala nyo? Guess nyo? Sa ikapitong araw, ang tema ay sa hapis at pangumba, sino ang ating sasandalan? Si Father Teo Layo, aming Vicar General ng Prelatura ng Batanes, ang ating bisita. Ibinahagi ni Father Teo na sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at pagtutulungan, makakamit namin ng pagbabago. Inihanin tulad nito sa kwento tungkol sa paglipat ng bahay. Isang bayanihan. Bawat isa ay may kakayahan maging sandalan, maasang kapwa. Subalit kailangan lang natin makiramdam at makilakbay. Correct? Correct. At kagabi, ikawalong gabi, ang tema ay kahirapan, hindi handang sa nagkakaisang sambayanan. Si Bishop Ted Bakani, Bishop Emerito Sunubaliches, ang ating bisita. Magaling, mabuti, mabait. Tinanong ko kayo si Ate Anding, sinakalimutan ko. Pero sinulat ko kayo. Ito ay gagamitin namin sa katatabuyan ng sambayanan. Ang kahirapan ay hindi handang kung tayo ay sama-samang nagkikilos, nagkakaisa. Ngayong gabi, ang ating tema ay sa gitna ng kahirapan, si Kristo ang sandigan na nagkakaisa at nagbabagong sambayanan. Ito po ang tema ng ating ikaw at ikasyam na gabi ng pag-ihilay ay tema pastoral ng ating parokya sa taong ito. Kapag sinasabi namin tema pastoral, ito ang ating sinusundang gabay upang
sa ating pagkilos, mga pagninilay, sa ating mga activities, sa ating mga retreat.